Daling panoorin pero ang hirap gawin, lalo nang pag nagtatrabaho ka sa ilalim ng initan. What's up guys, good morning. Bali, ngayong araw, bali wala pa akong trabaho ngayon. May nagsasabi kung ano daw ang magiging trabaho ko ngayon. Sabi ko kasi, kaya ko naman mag-construction. Diba? Well, bali, ginagawa ng construction, nagpapala ng buhangin, tsaka naghahalo ng simento. Tapos nagpipintura, pupukpok, nagmamartilyo, bubuo ng bahay, gano'n. Well, kung mag-a-apply ako ng construction, syempre, magte-training muna. Papakita ako kung paano magagawa yung training na yun. Umpisa natin sa basic. Diba? Well, ito ang gagawin. Yan. Dilipat ko siya sa bagong sako. Kasi ang tagal na naka-stack yan. Sayang yung buhangin. Tinutubuan lang ng mga dahon. Tinutubuan lang ng mga dahon. Damo. Kaya pagpapraktisan natin yung basic. Yung pagpapala ng buhangin. Come on! Paglalagay ng buhangin sa sako. Yeah! Diba? Umpisa na natin. Siyempre, kailangan natin ng gloves.
moments later. Well, guys, finish na tayo. Wow! Wow! Well guys, bali natapos na ako. Buti na lang natapos agad ako kasi sobrang init. Imagine nyo na lang yung mga construction worker na nagtatrabaho sa initan. Sobrang nakakapagod yun. Daling panoorin pero ang hirap gawin lalo nang pag nagtatrabaho ka sa ilalim ng initan. Kaya sa mga construction worker dyan, saludo ako sa inyo kasi isang marangal na trabaho yan. Hindi dapat ikahiya yan. Hindi na tulad ng iba na may trabaho. Trabaho nila yung malamang sa kapwa. Kaya guys, mga construction worker dyan, hindi yan kinahiya. Guys, hanggang dito na lang yung video ko. Bali, nakita nyo naman, meron akong criteria ng isang pagiging construction worker. Yeah! Pasok ako sa qualification nila na mag-isang construction worker. Bali, maraming salamat sa nanood. Then, marami akong videong ilalapag. Panoorin nyo na lang. And don't forget to like, share, and subscribe. My channel, Magsino Ko Lang. Thank you!